dakuin natin ho, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, no? Ganito po nila ituring, mga bossing, yung hearing po sa Senado. Ganito po nila ituring na pagtatawanan na lang kapag ka hindi ano, pagka hindi abogado, paglalaroan na lang daw nila. Mga boss, sa Senado, under oath po yung mga resource person. At ultimo po, ang dating Pangulong Duterte ay nagtaas ng kanyang kanang kamay, no? At nangangako na ang kanyang sasabihin at pawang mga sasabihin niya lang ay puros katotohanan. Oh, pakinggan niyo po si Bato kung paano po idepensa, ha? Kung paano iniiwas yung kanyang sarili. What was your reaction? You were sitting there. Mauwa ako. Shocked? What were... Alam ko naman yung tao na magaling yan, gumamit ng words, gumamit, gumagaling magbiro. Kaya dyan natin... Ayan na! Yan na ang babanat niyan sa mga DDS. Oh, mga DDS, pakinggan nyo. No? Ito na ang ibabanat sa inyo ni Bato de la Rosa. Yung iba sa inyo, naguguluhan, di ba? Uy, naku, parang puro pag-amin yung ano, sinabi ni Tatay Digong. Ha? Uy, naku, parang tinuro ni Tatay Digong si ano, ha? Bato de la Rosa. Ha? Oh. Yung mga ganun bang sablay, babanatan lang kayo nila Bato de la Rosa at ni Panelo ng nagbibiro lang yan. Biruin nyo, mga kababayan. Senado, no? Under oath. Tapos sabay-sabi, joke only lang yun. Ganun nila winawalang ya ang sambayan ng Pilipino. Gagawin nilang katatawanan, gagawin nilang joke-joke doon sa Senado. May gusto ho tayong i-resolve, no? Merong gustong gawing mga batas para po dyan sa mga ganyang mga pangyayari. Tapos ito, yung mga to, i-joke-joke lang daw po, mga kababayan. Ay, nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mang-intriga. Eh, kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Eh, sila mag-iray. Parang pinapatunayan lang ho dito, mga kababayan, ni Bato de la Rosa, no? Na tama yung sinabi ho ni pangalan nun? Ni Picoy, doon sa kanyang pidealik. Oh, eh kahit na po pa-joke-joke, kahit po gawa-gawang istorya lang, eh kaya palang pumasok dito sa Senado. Kasi mismo sa kanila ho, mga kababayan, no? Mismo sa kanila, biru-biruan lang po ang Senado, mga kababayan. Biro-biroan lang po. Eh ano naman? Dating pangulo ako. Pwede ako magmura dito. Mga ganong banat, ano? Butang, babatayin ko yan. Mga ganong. Ano yun ba? Pag medyo sumasablay, joke only. Oh. Kaya naman, yung mga naguguluhan ng mga DDS, naguguluhan ako kasi inamin ni dating Pangulong Duterte na ganon. Eh nabanatan ni Bato. Joke lang yun. O, biruin nyo ho yun. Tuloy. Gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya, yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? O, kasi nga, di ba? O, sila yung lilinis daw kuno. Sila daw yung lilinis kuno. Pero nabanggit po, ha, mga kababayan, yung death squad, oh yan, sila ba to? Alam nila yan. Di ba? Oh. Paano no, rin yun? Okay. No, ako ka rin. Ay, ito lang. Honest lang ko siya, magsabi ko sa iyo, never ako naging membro or naging leader ng death squad. And tinuro siya ni dating Pangulong Duterte eh. Di ba? Tapos kumambyo na lang po mga ilang minuto, kumambyo po mga ilang siguro mga 30 minutes o 15 minutes, kumambyo. O, mukhang nailaglag ko si Bato, ha. O iba na lang po yung death squad. Yung death squad na lang po eh yung mga gangster doon sa amin lugar na inuutusan ko na pumatay. No? Pag hindi nila pinatay, ako papatay sa kanila. O may pagbabanta, supply pa din doon. O biglang na ang naging death squad na lang sa kanila eh yung mayayaman na lang daw po na mga trigger happy. Di ho ba? Oh, ang gulo eh, no? Pero ako ho, mga kababayan, kung analisahin ko po yung pagkakasabi ng dating Pangulong Duterte doon, yung una nga, sila yung naituro
pagkakadulas ho yun eh. No? Na-realize na lang po mga kababayan. Na-realize na lang po mga kababayan na sablay si Bato dun ha. Ibahin ko. Oh. I just took the word. Yung mga pabago-bago po no, ng dating Pangulong Duterte, DDS na lang po naniniwala dun. Tayo po hindi. Hindi ho tayo maniniwala dun mga kababayan. Kumbaga, sumasablay na po talaga. Palyado na po talaga. Mga bossing, kaya nga po eh, di ba? Takot na takot sila. Napa-attendin sa Quadcom. Malaman natin kung a-attend niya sa Quadcom. Dahil meron hong pag-imbita uulit kay dating Pangulong Duterte. Yung unang pag-imbita, masama daw pakiramdam eh. No? Pero kinabukasan, okay na. Oh. So the present former... Andiyan si Errol Makainag. Oh. Good PM watching from Qatar at si Sir Ed Harry. Tuloy. President, very lightly, tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. Alam ko nagbibiro siya. Okay. So para sa'yo, biro yun. Now let's go to this. Okay. Para kay Bato, biro yun. Eh kasi siya yun na ituro eh. Uy, binibiro lang kayo niya ni dating Pangulong Duterte. Okay. Oh. So, Attorney Shel Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16, dated 2016. Sabi ni Kristan, oh, joke ba yun? Ano kayo, nasa comedy show? Mas nakakatawa talaga kayong bata na lang mauuto ninyo. Oh. Sabi ni Joyax Skunks, oh, basta mapayapa ang lugar namin sa war on drugs. Oh, yeah. Sabi ni Joyax, sabi ni Justin, malabo yan sa Quadcom. Sa Senate kasi, ang lalambing sa Quadcom, matitigas ho kasi mga kababayan. You know? Talagang wala silang pakialam doon. Oh. Si ano nga, si Benny Abante nga po, mga bossing, pinapakasuhan na si dating Pangulong Duterte. Shiro Kansaki, biro pala yun. Comedy vice chair. Oh, di ba? And it was a circular that you signed. And this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay. Nako po, eh, delikado po yung ano, yung listahan ng dating Pangulong Duterte dahil mismo po sila sinasabi, kumbaga, napagtripan lang ho sila. Diba? Pero nailista doon sa listahan ng dating Pangulong Duterte. May paliwanag sila doon, mga kababayan, lalo na po yung si Mayor Jed Mabilog. Ikinokonekta, no? Ikokonekta siya kay Drilon kasi si Drilon matagal nang kritiko ng dating Pangulong Duterte. Oh, ikokonekta para madamay sa droga yung magpinsan, 'di ba? Oh. Tuloy. So, why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Nahuli. Nahuli na naman si Bato. Pakinggan nyo. Dumaan ka ba ng police training? At, definitely not. I agree with you. Definitely not. Definitely not. But the police officers that were interviewed said that neutralize and negate. The ones interviewed said, ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews... Oh, sino nga interview? Sino yung interview na yan? Para well, he did present it. But let's go already. Hindi, sagutin mo. Ayaw mo eh. Pakita yung interview na yan. Sagutin so mo. So what for you is neutralize and negate? Una, klarohin ko ha. May police na interview na nagsabi. Sino yun? Alam ko si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives. Alam naman pala niya, may interview eh, no? Tapos sasabihin, pakita mo muna yung interview. Kung, ngayon, kakaiba ang double barrel dahil di lang nagkaroon ng utos sa police na mag-neutralize at mag-negate
ng mga suspected illegal drug personalities. Gumamit ng drug list para tugisin. Oh, asan? Hindi ko makita eh, no? Yung mga tugisin. Nasa ilalim eh. Oh, tuloy. Dito naman sa Senado, in-interview yung ilang chief NP na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning ng neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi sabi diba to? Ano kaya sasagot dito? O, nung pinirmahan mo, ano ibig sabihin? O, ano pagkakaintindi mo? Nung inegate. O, game. It's your signature on the circular. Yes, what Karen. Did it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi, sige, explain, no? Nakakapagod. Si but go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jok, no? Ito yung Google meaning ng term na neutralization at ito yung... Google daw, neutralization. Ito, ginugil niya daw eh, no? Neutralization. Oh. Ayun, no? Neutralization in... Oh, meaning, di ba? Tatagal tayo dito. Ngayon tayo nag-google. Ayun, to kill. Iba! Oh, at iba to naman. Hindi ko maalam. Meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes, that rendering the suspect, unable to commit further crimes by conducting operations against him or magpasurenderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo. Yeah, ang neutralization daw eh, yung ligpit eh. Diba? Ilabas nila yung Bisaya version nung memo ni Tobats. Oh. Neutralize or to negate is a word used by military or government agencies to kill or liquidate. Oh. Iligpit eh, bato. Ha? Para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, eh talagang may mamamatay dyan. It's either you or yung suspect. So kung Sabi kasi ni dating Pangulong Duterte na inuudyukan nyo daw para manlaban. Mismo ah, galing yon sa bibig ng dating Pangulong Duterte. Oh. Talagang ang ending niyan, tegi. Kumbaga gusto na sumuko eh. Pero kayo, uudyukan nyo pa na manlaban, di ba? So gusto niya talagang bawiin yung buhay ng tao. Oh, tuloy. Mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi, kasi ang gusto kasing palabasin ni Jok, no, na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay, 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 patay. Gusto na pag sinabi... Doon, yun po ang gusto ni dating Pangulong Duterte. Doon sa kanyang mga ward, mga kababayan, doon sa kanyang mga binitawan, yung mga ganun-ganun na arte ni dating Pangulong Duterte. Oh. Bakit ayaw mo ba to? Neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you, hayaan namin kayo mag-interpret sa term na ginagamit namin, na kami naman dito within the PNP ang gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, eh bakit hindi na lang ilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill, kill, kill. Bakit neutralize pang gamitin na term? Para mas tawag dito, mas presentable. Di ba? Pag kill, nako, madaling maintindihan ng mga DDS to. Pag nilagay yung neutralize, oh, mahihilo ang DDS dito. Iba ang iisipin nila. May paliwanag kami dito. Konting utulang namin sa DDS, eh, at tatanggapin na 'yon, 'di ba? Ganun. Oh, bato, kapag kill, alam na agad ng DDS 'yan eh. No, sabit kami sa mga DDS dito. Pag neutralize, para din ganito 'yan. Oh, yung sinabi ng Department of Justice na
hindi kami makikialam sa investigasyon, no? Pero hindi kami pipigil sa pagpasok ng ICC. Pag yun yung sinabi, medyo maluwag pa sa loob ng ano, mga DDS. Pero pag sinabi nila, welcome ang ICC sa Pilipinas, manggagalaiti agad. Ganun lang din yan sa mga pagkakaintindi ng mga DDS. Ah, di ba?